Hindi ko matapos-tapos yung ginagawa ko. Kasi may sumabay apakaingay. Nagkakayanayan pa rin umalsa, oh. Ayaw pa rin umalsa, maingay yung mixer. Hindi ko tuloy matuloy ito. Tatapusin ko dito. Ay, nako. Grabe na din aasa yan. Alahat yung oras ka na dyan. Nagyaw paminta. Hello, what's up mga kalabok? Welcome back sa ating YouTube channel. At ngayon, muli samahan niyo ako para sa ating paglabas. At tayo mamamasyal doon sa ibang lugar. Teka, bawal nga palang lumabas. So paano gagawin natin ngayon? Para tayo magbablog. Alam ko na. Dahil trending na trending ngayon yung Dalgona Coffee. Subukan natin gumawa ng Dalgona Coffee. Nung nakaraan kasi gumawa si Icebe. Pero feeling ko mas magaling yung gagawin kong Dalgona Coffee. Magaling. Mas maganda. Mas masarap pala. Mas masarap yung gagawin kong Dalgona Coffee. Paano masabi? Kaya samahan niyo ako. Mga alaga. Tara. So ito ang mga kailangan natin mga kalabok. Kailangan muna natin ito syempre ng lalagyan. Dito natin ilalagay yung mga kailangan natin. At ito ang mga kailangan natin. Ayan. Gatas. Yan. Yung gatas, depende, iba-iba kasi yung gamit nila. Meron fresh milk, meron iba, bourbon. So, iba-iba. Depende sa inyo kung ano yung pwede nyo gamitin. Tapos, kailangan din natin itong kape. Dito may yun isa. The latest choice, kape to, kape. At kailangan din natin ng brown sugar. Ito naman kasi lagi namin gamit. Nandito kami dun sa tita-tita namin na ganito yung ginagamit. Kasi mas okay dito kaysa dun sa mga puting asukal. Kaya itong gamit din namin sa pagkakape namin. So, ito yung mga kailangan natin. At syempre, kailangan din natin ng tubig mamaya, mga kalabok. Kukuha tayo ng tubig dun sa grifo. So, ayan. So, ngayon mga kalabok, sa pagtitimpla nito, dun sa base sa napanood natin, kailangan meron kang kalahating kutsara ng kape. Tapos, dalawang kutsara ng asukal kada isang timpla. Pero dahil ang timpla natin ay gagawin natin sa tatlo, so kailangan natin nito ngayon ay isa't kalahating kutsara nitong kape. Yan. Sa kalahati. Tapos, ang kailangan natin ngayon na asukal ay 6 na kutsara ng asukal. 1, 2, 3, 4, 6. Galing. Tama ba ako, bebe? Oh, tumalis ka dito. Kasama kita. Ayan. So, ang sunod naman natin ngayon gagawin dito, maglalagay na tayo ng tubig. Ilalagay na natin yung tubig. So, dapat yung tubig niya hindi masyadong marami. Kasi pag marami, mahirap siyang paalsahin. Kasi kailangan ito mamaya umalse. Para kailangan kasi fluffy siya pag nilagay dun sa ibabaw nung gagawin natin na Dalgona Coffee. Wow! So ngayon mga kalabok, kailangan natin ito ngayong haluin ang haluin. Ayan. So, hindi tayo gagamit ng hand mixer. I-try natin yung ginagawa nung iba na mano-mano lang. Tingnan natin kung gaano kahirap itong imano-mano.
Mga anong oras kaya ito aalsa? Nadami yata yung tubig ko, Icy. Nadami. Napadami nga yata yung tubig ko. Dahil mukhang matatagalan tayo, gumawa na tayo ng mixer. Tagal eh. Maubos yata yung oras natin dun. Ayan. Ayan. Siya. Pwede na. Ayun yung mga kalabok. Ang hirap pala pag marami kayong tinitimpla kasi mas matagal siyang umalsa. Kaya napilitan tayong gumamit ng hand mixer kanina kasi mahirap talaga. Kung hindi tayo gumamit nun, malamang ko, masakit yung kilikili natin pagkayari bago siya umalsa. Makakalabok, meron kayong magpatalo. Sabi ko, mas masarap yung sakin. Pero tingnan niyo yung ginagawa niya ngayon. Milo yung ginagawa niya. Ayaw magpatalo. May problema siya mga kalabok. Ayaw umalsa. Ayaw umalsa ang ginagawa niyang Milo. Bumili ka na ng itlog. Bumili ka na. Oh, ako nagsabi? Yeah. Hindi ko tinuro sa iyo. Tinuro mo yun. Ayaw umalsa. Hanggang ngayon, ayaw pa rin umalsa, oh. Ayaw pa rin umalsa, maingay yung mixer. Hindi ko tuloy matuloy ito, tatapusin ko dito. Ay, no. Ayaw na, umalsa na. Sinabi natin, aalsa yan. Wala ating oras ka na dyan. Huwag ako paminta. Huwag ako paminta, tsaka bawang. Huwag ako suka. Baking powder, pampalsa! Yung tide! Ayawang kits! Parang yun yung Icy. Hindi, ikaw ang pangamag-ulo pa konti, ma'am. Masasuggest mo kay Icy, ano yung gawin na lang niya dun sa ginagawa niya? Torta na lang niya. Ito? Narinig mo ka? Mag-torta ka na lang daw. Sinaya mo lang yung itlog niya, itorta mo na lang. Ngayon naman mga kalabok, titimplahin naman natin, maglalagay naman tayo ngayon ng gatas dito sa pinaka baso. Ngayon, ang kailangan natin dito is dalawang takal nito. Ayan. Dalawang takal kada isang baso. So, yun yung ginagamit nila. Pero, nakadepende naman sa inyo yung bawat takal nito. For example, gusto nyo mas lasang kape, pwede nyo naman mas dagdagan yung kape. Gusto nyo mas matamis, pwede nyo din dagdagan ng asukal. Kung gusto nyo naman din na mas magatas, pwede nyo din dagdagan ng mas magatas. So, nakadepende sa inyo yun mga kalabok kung ano yung gusto nyong lasa doon sa gagawin nyo na Dalgona Coffee o Dalgona Milo. Ayan. Lagyan natin ng tagdalawang takal. Pero, dahil gusto ko mas magatas, gagawin ko siyang tagtatlo para mas malasa siya. Diba? Ngayon, lagyan na natin siya ng tubig. Huwag yung masyadong damihan ng tubig kasi haluin lang muna natin siya tapos lalagyan na natin siya ng yelo. Ayan. Malapit na tayong matapos.
At ngayon naman, lagyan na natin siya ng yelo. Kailangan mas marami pang yelo para mas malamig. Ayan. Ngayon naman, lagyan na natin siya nitong hinalo natin kanina na pinaghalo natin o minix natin na kape tsaka asukal para dito sa toppings talagay natin. Yun. Napanood ko yung ginawa ni Boy first time dito nung nakaraan. hindi umibabaw yung hinalo niyang asukal tsaka itong kape. Kasi nga, hindi naman talaga siya nag-mix ng ayos. Hindi niya inintay na umalsa yung ano niya. Yung ginagawa niyang pinaghahalo niya na to. Yan. Kasi yun yung kailangan umalsa muna siya para mag-stay siya dun sa ibabaw. Sana all nag-i-stay. Sana all nag-i-stay. So, ayan mga kaalabok. Ito na ang ating Dalgona Coffee Alabens. So, ayan. Ganun lang kabilis mga kaalabok. Ang paggawa ng Dalgona Coffee o ng Dalgona Milo ni Icy. Pero naging okay naman. Namalsa yung kay Icy. Tinaman na niya yung dilaw ng itlog. Kasi, akala namin yung puti lang, pero nung nilagay niya yung pula, umalsa din naman at hindi rin naman naging balansa. So ngayon naman, tikman na natin ang ating Dalgona Coffee. Ayos, masarap. Sasabay ko to ngayon sa hapunan na, luto na yung hapunan namin. Yung binili kong alimasag kanina. Ayan, 30 pesos lang. Meron kaming ulam na alimasag. Wow! No. Alam niyo ba na matagal na palang nagsisirculate sa market yung Dalgona Coffee? At lumabas lang to doon sa Google noong January 6, 2020. Pero, nagtuloy-tuloy ang pag-trending nito dahil doon sa TikTok. Aha! So ayun, maraming salamat sa iyo, One Day Off, sa knowledge na binigay mo. At ayun, shoutout mo na nga pala kay Sir Migs. Kay Miguel, happy birthday. Nagpapa-shoutout siya ngayon. Happy birthday sa iyo, Miguel. At sana marami pang birthday yun dumating sa iyo. At ganoon din, shoutout din dun sa kay Peter Game PH. Nagpapa-shoutout din. Ganoon din kay Chango Lloyd Lloydy. So, hindi ko sure kung sino yung totoong pangalan ng mga to o yung totoong pangalan na gamit nila. So, shoutout sa inyo, guys. So dito na natin tatapusin ang mga vlog mga kaalabok. Lagi nating tandaan na patuloy tayong mag-ingat kahit na na-extend yung lockdown o yung enhanced community quarantine. At lagi din natin tandaan na God is good all the time. Paalam mga kaalabok. Bumili muna tayo ng alimasag sa labas. May murang alimasag daw. 30 lang. Tara. Masag. Ayan o, mga kaalabok. Halagang 30 pesos na ulam dito sa amin, sa Santa Cruz. May alimasag ka na. Ayan o.
30 pesos. Ulam.